Lino? Hello? Jacky? Jack? Tumatawag lang ako para ano, sabihin na hindi muna ako makakapasok. Ha? Bakit? May nangyari ba? Hindi, wala, wala. Parang ano lang, kailangan ko lang ng... ng oras sa sarili ko at saka gusto ko lang huminga. Gusto ko lang mapag-isa. Jack, sorry ha. Alam ko maraming trabaho ngayon. Hindi, Lino. Okay lang yun. Huwag mo nang intindihin yung trabaho. Kami nang bahala. Lino, sigurado ka? Okay ka lang? Okay lang. Huwag ka mag-alala. Sige, Lino. Mag-ingat ka, ha? Thank you, Jack. Pag-ibig na sumisigaw. Sir, ito nga po pala yung inventory na pinasa nila Samson. Sa Lino, ba kayo na pa dumating? Tapos umalis lang ulit? Naku, sir. Hindi ko pa po nakikita eh. Okay. Sige. Boys! Boys! Si Boss Lino nyo ba nakita nyo? Bay! Si Sir Idol nakita nyo ba? Tinoy! Claudia! Nakita mo ba si Sir Idol? Boss ba? Wala pa eh. Boss ba? Galing ako sa work area niya eh. Kaso yung mga tools niya hindi pa nagagalaw simula kahapon. Boss! 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 Ako yung pinakaunang dumating dito kanina. Hindi ko nakita si Sir Idol. Pati bakas ng motor niya, wala. Baka napuyat lang yun si Sir Idol. O kaya may nasikaso sa labas. Oo. Wala naman, no? Oo, di ba? Sige, sige. Ito, nag-text. Ba, sorry sa short notice. Pero magli-leave muna ako. Ikaw muna bahala dyan. May mga client meeting bukas. Ikaw na muna umattend para sa akin. Pakisabi na lang sa lahat. Babalik din naman ako. Salamat. Boss! Ano daw sabi? Leave daw muna. Tayo daw munang bahala. Magli-leave si Sir Idol? Bakit yun ah? Boss ba, okay lang ba siya? Ako nga rin alam eh. Pero, yaan nyo, itatanong ko. Tatrabaho na tayo. Ang bahala, Chong. Ingat ka dyan. Text-text or tawag-tawag kung kailangan mo ng kausap. Ito po yung discharge instruction niya po at dietary plans. At ito rin yung reseta for vitamins at gamot na pinapainom ni Doc. Basta matandaan niyo lang po na bawal ang stress. Sige. Nurse, kailangan ko na bang umuwi? Hindi ko pa kasi nababayaran yung bill, mangungutang pa. Pasana ako. Ma'am, bayad na po kayo. Kaya po meron kayong discharge form. Sige po, ma'am. Nauna na po ako. Salamat. Sige, salamat. Jade? Hindi ko alam kung ikagagalit mo o ikatutuwa mo yung nagbayad ng bill. Sino? I'm sorry, I kept coming back para i-check yung bill. Tapos nung nalaman ko na yung payment lang ang hinihintay. Salamat. Hayaan mo babayaran ko. Okay na. Ace. Pinamahalin ang kita. Bawal ba stress si Jay? Apektado yung bata. Well, that's why I'm here. Ayoko na may problemahin ba si Jade? Jade, lumabas mo dito sa akin magsustay. Kaya ko na sarili ko. Planado na lahat. You can stay with friends, okay? Pero hanggang kailan?
Sino mag-aalaga sa'yo? I'm sure Dad can't take care of you all the time. Ganun din si Marissa. Look, kung ayaw mo ako makasama, sige. I just want for you and our baby to be safe and comfortable, yun lang. Look, mayroon akong place na pwede ka mag-stay. Wala ako doon. Jay, please. Look, I just wanna do what's right. Ace, parang mahirap eh. Paano maniniwala si Jade sa'yo? Pagkatapos mong sabihin na wala ka ng pakialam doon sa bata, may ama ba na nagsasabi nun sa anak niya? Yeah, I won't deny it. Natakot ako nun. I panicked. Nagganon ako pag natatakot ako. I panic and I say and do stupid things, but I know what to do now. Jade, please. Nakiusap ako. Tita Mila! Hi! Hoy! Andiyan na kayo! Ay, magandang gabi po, tita. Magandang gabi. Tita, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaibigan ko, si Jade po. Sisi, ito naman yung pinakamabait at pinakamaganda kong tita, si Tita Myrna. Ah, gutom lang yan. Sige na, kumain na kayo. Hindi ko na kayo pagsisilpihan. Alam niyo na kung anong gagawin. Sige po. Kayo lalagyan. Kung anong gusto nyo, ilagay nyo na lang doon. Thank you, tita. Salamat. Oh, nagkasakit ka daw. Galing ka ospital, bakit? Nagka-problema lang kami mag-asawa. Ng bababae? O nananakit? Pambihira. Hindi ka dapat pumayag na ikaw ang umalis. Dapat siya ang pinalayas mo. Mga timunyitong mga lalaki yan. Palagi na lang sila, lagi na lang sila ang pinagbibigyan. Hay, nako! Tita naman, trickert agad. Hindi ba, hindi masyadong halata na may pinaghuhugutan tayo. Eh, pasensya na, pasensya. Pwede bang pakainin? Alam mo naman, pag yan ang napag-uusapan, medyo iba yung panlasa ko eh. Okay, kumain na kayo, kumain na kayo. Sige na, kumain na kayo. Ito ang panseto. Hindi, tita, medyo busog pa pala kami. Okay na itong juice. Una na kami, tita. Magpapahinga na lang po muna kami, ha? Sige. Ayaw niyo kumain? Oo, hindi na po. Ay, alam niyo naman kung saan kwarto, no? Opo, tita. Ako okay, na kumbahan. Sige. Totoo ba yung sinasabi mo, kuya? Oo, siya yung nasasabi mo. Ito, sagrado ako. Miss. Parang familiar ka sa akin. Alam ko na. Totoo nga yung sinasabi mo, kuya. Siya yung nag-trending na viral kabit. Oo, Ate Myrna. Siya yung nag-trending sa internet na viral kabit. Ang bihira naman. Ano ba? Kanina pa yan, ah! Mariosip naman to. Aba, gising na si Madam. Magandang umaga po. Pasensya na. Nagising po ba kayo sa ingay namin, yung mga nagbabanat ng buto? Baka hindi nyo alam buhay dito, ha? Kailangan kumilos para kumita, para may makain. Pasensya na mo. Eh, lumabas po talaga ako para tumulong. Ayoko naman sana maging pabigat sa inyo. Mabuti naman. Baka akala mo pagsisilbihan pa kita, hindi ka bisita dito. Alam mo, sayang ka. Maganda ka eh. Kung tutuusin nga, di hamak na mas maganda ka dun sa talanding ipinalit sa akin ng hayop kong asawa. Pero siguro pantay lang kayo sa kakatihan. O baka naman mali ako. Kasi balita ko, may asawa ka rin eh, no? Pero nang agaw ka pa rin ng may asawa ng may asawa? Bang klasik ka? Pakyawan ba to? O, ano pa hinihintay mo? Abay,
Magbalat ka na, patatas! Kung di ka pa kumakain, kumain ka na! Sits the bar. Oy, Jade. Hindi dahil pinagsabihan kita, eh uupot magmumukmuk ka na lang dito. Hindi ito hotel na mga kabet kung saan paupo-upo ka at hihintayin mong pagsilbihan ka. Eh, Tita Myrna, hindi naman ako nagmumukmuk. Tsaka hindi rin naman ako umaasa na pagsilbihan ako dito. Ayoko lang kung sana makigulo dun sa baba. Tsaka masyadong mainit. Masakit ko yung ulo ko, kaya dito na lang muna ako. Maselan ka pala, hindi ako nasabihan ni Marissa. Hindi naman ho sa maselan. Eh, sa totoo lang ho, medyo delikado ho kasi yung pagbubuntis ko. Pinagsabihan ho ako ng doktor. Buntis ka! Nagpabuntis ka dun sa lalaki mo? Aksidente ho yun na. Aksidente! Sinadya mo yan! Sinadya mo para maagaw mo sa asawa niya ang lalaki mo. Mauta ka rin eh. Hindi, Tita Myrna. Sa totoo lang, hindi ko naman pinlano yung nangyari. Sa tuwing iniisip ko yung na lalaki na yun, habang nakikilala ko siya, mas hindi ko nagugustuhan na magkaroon kami ng anak. Eh, kaso ano ho pang magagawa ko? Nandito na ho eh. Nandito na ho. Kaya sana naman huwag na ho kayong dumagdag sa stress. Stress? Stress ka? Ikaw pa umiga na mas stress! Bakit? Yung asawa mo, hindi mo ba naisip kung anong pinagdadaan ng stress nung nalaman niya yan? Kaya naman pala wala ka nang mauwian eh. Dahil kung ako asawa mo, at talaga hindi kita papauwiin sa pamamahay ko. Ibinuyanyang mo sa buong mundo ang kalandian mo. Nakiapit ka sa asawa ng may asawa. Nagpabuntis ka pa? Aba, anong klaseng babae ka ba? Pokpok? Ay, hindi! Masahol ka pa sa pokpok! Kasi ang pokpok, hindi nagpapabuntis. Eh, ikaw. Hindi ako pokpok! At lalong-lalo na hindi ako maruming babae! Kahit ano pang tingin mo sa akin, tao pa rin ako! Kaya huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan na hindi mo ako kilala! Na hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan ko! Kaya wala kang karapatan para husgahan ako!
Layas! Anay ka! Anay ang tawag sa'yo! Naninira ng tahanan! Yan ka! Nakakasuklam ka? Pinatira kita dito, pinatulog, pinakain! Kahit busit na busit ako sa mga katulad mo! Lumayas ka! Bakit ikaw perpekto? Ni minsan pa sa buhay mo, hindi ka nagkamali! Akala mo kung sino ka eh, no? Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo sa kasama ng ugali mo! Paano ka nakakasiguro na pagkakamaling iniwan ka ng asawa mo? Baka nga mas masaya rin ngayon eh! Dahil wala na siya... Ko alam ko anong pinagdadaanan mo. Pero ikaw ba? Alam mo ba ang pinagdadaanan ng babaeng inagawan mo ng asawa? O mismong asawa mo? Alam mo ba kung anong sakit ang binigay mo sa kanya nung nalaman niyang may iba ka nang iniisip, na may iba ka nang pinagsisilbihan, na meron ka nang ibang kinahalantari sa kama? Dahil sinusumpa ko sa'yo, kahit isang daang sampal sa mukha mo, hindi yung katumbas ng sakit na binigay mo!